What's up mga katropa? Welcome back sa another episode ng Tigiman Session. And for this video, panibagong food comparison yung ating gagawin. But this time, meron tayong dalawang burgers dito. Meron tayong Big Mac at meron tayong Champ. Maybe some of you natikman na itong mga to. Para sa akin, ito pala yung natitikman ko. Ito, first time to. At gusto ko silang pagkumparahin sa packaging, sa itsura, sa lasa at sa presyo. Okay? Kaya bago tayo magsimula, invite mo na kita na i-click mo yung subscribe button dun sa baba at yung bell notification nakatabi nito para notify ka sa mga sunod mong uploads at kung may mga social media like Twitter, Facebook, Instagram, please do follow me, it's JNB221. Tanong ang patopic ng fake, so mag-umpisa tayo sa kanyang packaging. So ito yung sa Big Mac, medyo nagbago siya ng itsura. Kasi ang alam ko dati naka-box toy o naka-carton to. Pero yung carton niya is nasa gilid na lang to support kasi diba 3 layers to. Tapos ito naman yung sa Champ. Yan. Diba very presentable. Obvious naman para sa akin kung packaging yung pag-uusapan mas gusto ko yung sa Jollibee. Siguro mas okay dito kapag naka-box siya uli. Kasi diba 3 layers nga to. So mas maayos siguro o mas okay kapag naka-box siya. Tapos tingnan natin yung kanyang loob naman. Mga pala, yung aking size matters. Meron tayong panulak. Lapit ko lang ha, para makita nyo. Okay. So, kita nyo, mas malaki yung itsura ng Champ kesa sa Big Mac. Kung laki pag-uusapan, para sa akin, mas malaki yung sa Champ kumpara dito sa Big Mac. Pero ang maganda kasi dito sa Big Mac, 3 layers naman siya. Tingnan natin yung laman naman ng bawat burgers. Ito yung sa Big Mac. Yan. 3 layers siya. Patty. Tapos may pickles. Tapos maraming coleslaw. Then sa baba, cheese. Tapos yung patty ulit. Tapos yung coleslaw. Tapos yung special sauce. Siguro kung nasa yung special sauce. Ayun pala. Yan. Tapos sa Champ, ito naman. Yan. So, medyo hindi nga naman siya na maganda yung tsura. Dito na lang, tingnan natin dito. So, on the top, ayan. Merong lettuce, tapos may onions, may tomatoes, tapos yung patty. Na sobrang laki ng patty. Kung sa nila naman ang pag-uusapan, pa sa akin, ito magmamatter sa inyo to. Kung ano yung gusto nyong nakalagay sa burger. So, pa sa akin, dito ako sa Big Mac. Kasi, hindi ako masyadong fanatic ng kamatis. So, isa may isa kamatis ha. Pero for me, mas gusto ko yung pickles compared sa kamatis. Yun naman yun. Next mga katropa, yung presyo ng bawat isa. Sa Big Mac, nakakalaga siya ng 142 pesos. And sa Champ naman is 150 pesos pag alakad siya. So yung walang kasamang price and drinks. Almost, the same lang yung presyo. Medyo hindi nakakalayo. Pero eto, kahit 150 to, mas malaki naman ito kumpara dito. So, yun ay magdidepende sa inyong preference naman pagdating sa presyo. Next mga katropa, yung lasa ng bawat isa. So, dito sa Big Mac, pamilya na ako sa lasa nito kasi kapag nagsasawa ako sa mga rice meals ng McDonald's, ito yung madalas kong in-order. Saka diba dati nag-review na ako ng secret menu ng McDonald's, yung Double Big Mac. So kung di ba napapanood yun, andito yung video sa taas. Mamaya na muna to, since ito, personal ko matitikman yung Champ, kaya ito yung unahin natin. Pero for the sake of this video, kakain natin na may kasamang tomato. Juicy na pati talaga ng Jollibee. Ito na naman ako. Ang tuwid ko kumain. Yun nga lang. Ano na naman? English is mayo nga lang. Nga pala, no, Halloween na pala ngayon. Bakit? Since October 31. Bilis ng panahon, no? Kung pati mga katropa pag-uusapan, mas trip ko yung pati ng Jollibee kumpara sa McDonald's. Ito naman tayo sa Big Mac.
ito, hindi na bago sa akin yung lasa nito. Sa mga nakatikim na ito, pareho, comment na below nga kayo kung ano yung pasa yun na mas okay. Itong Big Mac o itong chop. Okay mga katropa, so ngayon nakalahati ko na yung bawat isa, yung chop at yung Big Mac. So bago matapos yung video, ubusin ko na itong mga to, tapos punta tayo sa judgment time at kagaya ng dati, magbibigay ako ng hot opinion at rating sa bawat isa. Tayo sa champ. Ang galing ko na nga ito. Kalat ko kumain, no? Okay mga katropa, so ngayon naubos ko na yung dalawang burgers, yung chop at yung Big Mac. So ngayon, punta tayo sa segment na Judgment Time. Ayan, Judgment Time. So kagaya po ng dati, lahat po ng babagitin ko dito sa Judgment Time is based lang po sa akin nalasahan at sa overall na observation ko sa mga para sa ito. Unahin natin yung chop. Masarap yung patty kasi napaka-juicy ng patty compare dun sa McDonald's. Pero, in person naman sa McDonald's, aside sa three-layered siya, mas marami siya sesame seeds kumpara dun sa Jollibee. Even though mas malaki yung bun nung Jollibee, pero mas marami yung sesame seeds ng McDonald's. Kasi personally, mahilig din ako sa sesame seeds. Tapos sa dressing mga katropa, yung sa chop, ang nakita ko lang is mayroon ketchup lang. Which is okay lang naman yon. Pero kasi syempre diba, kapag ganyang mga signature burgers, we expected na medyo mayroong special sauce na nakalagay dun. Which is yun yung nakalagay sa Big Mac. Kaya isa yun sa nagpasarap sa Big Mac. Pero kung wala yun, parang regular burger lang talaga siya. Next mga katropa, yung kanilang mga presyo. Yung Big Mac is 142 pesos at yung Champ naman po is 150 pesos. Medyo mas mahal nga yung Champ pero kita-kita naman na mas malaki siya compare naman doon sa Big Mac. Pero para sa akin, kahit 142 or 150, is pareho siyang masarap para sa akin. Kaya sulit na sulit yung mga presyo na yun. Next mga katropa, yung ratings. Kagaya ng dati, uno kapag pasado, best pag pwede na, at pag 5 is baksak, so para sa akin, walang 5 sa dalawang yun. Pwede na! Si Big Mac is 3 para sa akin, at si Champ naman is 1 para sa akin. Pero syempre, ito ay personal preference ko lang naman at based naman yung sa akin na lasa. At sa overall, packaging, sa laki ng burger, at sa lasa. Pero syempre, yun ay magdidepende rin po sa inyo. Lahat tayo may kanyang trip o kanyang preference pagdating sa pagkain. Kagkaw, hindi mo natitikman yung isa sa mga to, marapin na natin ninyo, pwede kayo pumunta sa pinakamalapit na Jollibee o McDonald's sa lugar po ninyo. At kung trip mo rin, pwede kang gumawa ng side-by-side comparison para mali mo, pareho tayo ng masasabi tungkol sa mga parts na to. Muli mga katropa, maraming salamat po sa pagsama sa akin, sa pag-review-reviewan nito mga hamburgers na to. At kung kayo may kayong gustong gawa natin ng food comparison, harapin na antayin nyo, comment lang po kayo sa baba. If you like this video, don't forget to give a thumbs up, comment, and subscribe ka na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And don't forget yung bell notification para notify ka sa mga susunod kong uploads. And please follow me on your social media accounts, Twitter, Facebook, Instagram, search lang po, JNB221. So I'll see you on the next video. Peace!